ba, kapag presidente ka, hindi na importante yung pagod mo, yung luha mo, yung fatigue mo, yung stress mo, hindi na siya importante. Because when you are president, importante dyan yung nararamdaman ng taong bayan, yung bansa. Yun yung naisip ko when I heard it, na parang talagang may panahon ka mag-isip about deception ng isang babae dyan. Ang dami mong oras. Hindi ba dapat iniisip mo na yung mga taong gutom? Yung presyo ng gasolina? Yung darating na Christmas, kung sino yung maka-afford ng spaghetti, ng mango float, ng mga importante sa Noche Buena, ng mga bahay-bahay? Di ba yun yung... So may panahon ka talaga na mag-isip na, oh, this girl. Yes, ma'am. Sino po yung nagsulat doon sa folder? Unsigned siya, walang pangalan. And I think sinadya nila na wag lagyan ng pangalan yung dalawang letters. Kasi it was really a Sarah bashing document. It did not say anything nice about me. So, I think sinadya nila na hindi sabihin sa akin kung sino yung sumulat ng dalawang documents. How did you feel, ma'am? How did you feel po when you seen those documents? Wala naman akong problema sa sarili ko. Alam ko kung anong kakayahan ko. Alam ko kung anong kapasidad ko. Alam ko kung ano yung kaya kong gawin. So kung ano man yung sabihin niya, nila, nung dalawang tao na yon, hindi siya nakaka-apekto sa akin. Merong, well, yes, yun. Sige. Sir. Good morning, Mikael of Reuters. Ma'am, why are you telling all these details to us now? What's the context? Ang context nito is the sit-down that I promised everyone. Nagsabi ako na mag-sit-down ako. Merong mga questions noon na sinabihan ko kayo na it needs a sit-down. Pinot-off ko yung sit-down na yon. Sabi ko nga, I don't like talking about my life. So, hindi ko siya ginawa. Related siya sa letter A, PBBM's deception claim versus VPSD. So, kailangan ko kasi sabihin sa inyo ang simula hanggang ang huli. So, chronological order ko siya para maintindihan niyo yung kwento. So, yun. Yung deception. Actually, nung narinig ko yung deception, naisip ko pa, hindi ko na siya sasagutin. Kasi, for the love of God, presidente ka na. Importante pa ba yung nararamdaman mo? Di ba kapag presidente ka, hindi na importante yung pagod mo, yung luha mo, yung fatigue mo, yung stress mo, hindi na siya importante. Because when you are president, importante dyan yung nararamdaman ng taong bayan, yung bansa. Yun yung naisip ko when I heard it, na parang talagang may panahon ka mag-isip about deception ng isang babae dyan. Ang dami mong oras. Hindi ba dapat iniisip mo na yung mga taong gutom? Yung presyo ng gasolina? Yung darating na Christmas, kung sino yung maka-afford ng spaghetti, ng mango float,
ng mga importante sa Noche Buena, ng mga bahay-bahay. Di ba yun yung... So may panahon ka talaga na mag-isip na, oh, this girl. So, inisip ko, hindi ko nasasagutin. Sandali lang ha, hindi ako nagko-cocaine. Pero sa sobrang lamig niya na yung sipon, sir, mangyayaw tissue. Oh, huwag niyo lang hinaan, sir, kasi sa sobrang dami natin, tissue lang, sir, may panyo ako. Ayoko ng panyo. Huwag niyo i-off, sir, kasi sa sobrang dami natin, mamamatay tayo dito pag walang aircon. Kasi hindi iikot yung hangin. Okay, hindi ako umiiyak, hindi ako nagko-cocaine. Malamig yung aircon. Okay. So yun, hindi ko na siya sasagutin. Kasi naman, hindi naman siya mahalaga sa bayan. Pakialam natin sa kung anong nararamdaman ng president at vice president, di ba? Ako gani,